Hi, mommies! Welcome back! Ayan, magsisit down. Video muna tayo. Isishare ko sa inyo kung ano, kung paano yung pag full payment sa Pag-ibig. Disclaimer lang po hindi po ako nag-work sa Pag-ibig, hindi rin po ako financial advisor, hindi rin po ako. Itong sinishare ko sa inyo, ito lang yung actual or ito yung na-experience namin kung paano namin binayaran ng full payment yung Pag-ibig housing loan namin. So, ayun ha, wala pong ano. Kung may question kayo tungkol sa Pag-ibig, hindi ko po masasagot lahat yan. Itong sinishare ko lang po sa inyo is, yun lang po kung ano yung ginawa namin para makapagbayad ng full payment sa Pag-ibig. Ayun, nung nagbayad kami ng full payment sa Pag-ibig, hindi pwede yung pupunta ka na lang doon, sasabihin mo sa kanila, magbabayad na po ako ng full payment sa bahay namin, ganito, ganyan. Hindi pwedeng ganun. So, ang ginawa ko, ganito. Yung una, tumawag ako sa Pag-ibig. Yung sa resibo ng Pag-ibig, ano, iba ito yung resibo natin. Meron dito sa baba, itong may number dito. Ayan. Ayan, may number dyan. Ito yung tawagan natin. Ito kasi yung ano eh. Ito yung accounting department ng Pag-ibig. Ayan. Ayan, dito tatawag ka. Pagtawag mo doon, sasabihin mo sa kanila na magre-request ka ng SOA para sa full payment nyo. So, sa i-advise nila kayo, bibigyan kanila ng ano, instruction, sabihin nila sa'yo na mag-i-email ka doon, bibigyan kanila ng email address. Actually, yung email address na yon, hindi yon email address ng Pag-ibig. Parang personal email address nung nakausap mo. Kasi siya rin mismo yung magbibigay sa'yo ng SOA. Binigay nila sa'yo yung email address nila, sasabihin nila sa'yo kung ano yung ilalagay mo dun sa email. Lalagay mo sa email yung request for SOA, tapos name mo, tapos housing account number, tapos kung kailan ka magbabayad. Dapat fix yung date na ilalagay mo. Kapag sinabi mo na halimbawa June 6, dapat June 6 ka talaga magbabayad. Kasi doon naka-base yung SOA mo. Kasi di ba may mga interest, may mga interest kasi yan per day, hindi yan interest per month. So parang yung interest na kukumpute nila kung kailan ka talaga magbabayad. So yun, ilalagay mo kung kailan ka babayad doon sa Pag-ibig. Mabilis lang sila mag-reply. Parang kinabukasan, nagsisend back na kagad sila ng SOA. Tapos, kapag halimbawa, na-receive mo na yung email nila na SOA, ipiprint mo lang yon. Pagka-print nun, yun yung ipapakita mo sa Pag-ibig office kapag magbabayad ka na. Kapag ka ang in-payment mo pala is PDC, kailangan sa main branch ka magbabayad. Yung sa jail building, yung sa may Mandaluyong, doon ka dapat magbayad. Pero kapag cash, pwede na, tumatanggap na sila sa mga branches. Pero kung ako sa inyo, mas maganda pa rin na doon sa main nyo na bayaran. Kasi pag may mga kailangan, mas maraming sumasagot kasi doon. Mas madali yung transaction kapag sa main. Kaya yon, kami sa main kami pumunta. Tapos, kapag halimbawa naman, hindi ikaw yung owner ng unit, tapos parang ikaw lang yung nautusan magbayad, kailangan mo mag-provide ng SPA, na dapat notarized SPA, tapos xerox copy ng ID nung may-ari, tsaka xerox copy ng ID mo din. Tapos yun yung kailangan kasama nung SOA kapag pinresent mo doon sa Pag-ibig. Kapag kumpleto nyo na yung requirements, tapos yung day na yon, yun na yung day na magbabayad na kayo. Pagpunta nyo dun sa Pag-ibig office, ngayon pala ang Pag-ibig office, medyo mahigpit na sila. So pagdating mo dun, yung building ng jail building, sa tapat nun, merong parang stage room, dun kayo magwe-waiting. So dun kayo bibigyan ng parang slip kung ano yung kailangan nyo. Parang halimbawa, magpo-full payment kayo, bibigyan kayo ng slip or pupunta kayo sa billing, yun. Bibigyan kayo ng slip, tapos doon kayo mag-aantay. Habang may, pag may mga tao pa doon sa taas, doon muna kayo mag-aantay. Kapag pwede na, tatawagin kayo. Lima-lima yung pinapaakyat eh. Lima-lima yung tinatawag para pumunta doon sa office mismo ng Pag-ibig.
Tapos, kapag meron kayong kasama, doon lang din yung kasama nyo pwedeng magantay. Hindi na nila ngayon ina-allow na kasama nyo yung mga kasama nyo papunta sa office mismo ng Pag-ibig. Dati kasi nakakapasok din yung kasama. Ngayon, hindi na. Kung sino yung may transaction, siya na lang yung allowed na pumasok doon sa office ng Pag-ibig. Meron ng guard na nakaantay. Kung familiar kayo doon sa Pag-ibig, di ba parang may escalator paakyat, doon pa lang sa escalator sa baba, meron ng dalawang guard doon. Doon nila chinecheck yung slip, kung ano yung kailangan mong, kung ano yung transaction na gagawin mo sa Pag-ibig, chinecheck nila doon. Tapos, kung sino yung may transaction, yun lang yung pinapaakyat nila. Kapag may kasama ka, mag-aantay ka doon sa kabilang building, yan, sa tawid lang naman. Merong parang stadium yun eh, kulay green na stadium, doon lang pwedeng mag-antay yung kasama nyo. Hindi nila ina-allowed na pumasok doon sa office mismo ng Pag-ibig. Pag pinaakit na kayo, pagdating nyo sa taas, meron na namang guard, papasok mo doon sa office mismo. I-check uli nila yung slip kung ano yung transaction na gagawin mo. Pag nakapasok ka na doon, punta ka na sa information, doon ka bibigyan ng number. So, sasabihin mo lang din sa information kung ano yung transaction na gagawin mo. Halimbawa, full payment or billing lang. So, bibigyan ka na nila ng number. Tapos, meron silang mga upuan doon lang waiting, mag-aantay ka lang doon. Tapos, meron namang nakikita naman sa screen yung mga ano, yung kung anong number na yung nakaserve. So, mag-aantay ka na lang kung tatawagin. Kapag may number ka na, ang una mong pupuntahan doon sa assessment. So, parang doon mo isasubmit lahat ng requirements. Doon sa assessment area na yun, check nila yung kung ano yung mga requirements, kung meron kang SOA, yung kukunin nila yung SOA, yung SPA, kung hindi nga ikaw yung magta-transact, tapos mga ID, doon sa assessment yun ginagawa. Tapos, kapag okay naman yung mga documents mo, kompleto na lahat, bibigyan kanila ng ganito. Basta ibigyan kanila ng parang paper na ganito. Nakalagay dito yung ano, kung magkano yung babayaran mo. Tapos, pag binigyan ka naman ng number ng gantong papel, ito naman yung ipipresent mo ngayon sa cashier. Kasi doon ka sa cashier magbabayad. So, sila, lalagyan na lang nila ng number kung anong number ka. Kasi kada transaction, iba-iba yung number. So, lalagyan nilang number, tapos tatawagin na naman doon sa cashier. Pagdating naman sa cashier, ang bilis lang ng transaction. Pagdating naman sa cashier, kung halimbawa, PDC yung payment mo. Pag PDC ang payment mo, I suggest na magdala kayo ng more than 3 check. Kasi nga, mahigpit nila pagdating sa PDC. Kasi bawal yung may erasure, bawal yung parang hindi mabasa yung sulat. So, pinapaulit talaga nila. Kami, nakatatlong ulit kami. Kasi parang nadikit lang yung T tsaka H. Mukha na siyang capital H. So, inulit na naman. Pero okay lang yon. Kasi diba kapag check kasi, mahigpit din naman yung banko. Mas maganda na yung doon pa lang na double check na para hindi na kayo paulit-ulit. Kasi mas mahirap kapag nandun na sa banko, tapos sabihin ng banko na hindi okay yung check na sinubmit nyo. Babalik ka na naman doon sa Pag-ibig, mag-i-issue ka na naman ng check eh. Kaya mas maganda yung nadodouble check na talaga ng cashier. So pagka okay na yung check mo, kasi may kayo na magsusulat ng amount eh. Amount, tapos mga number, basta may mga guide naman doon sa cashier kung paano yung fi-fill upan yung check eh. Pag okay na yung check eh, wala nang problema, bibigyan niya na kayo ng receipt. Yan, may receipt sila, Pag-ibig receipt. Pag binigyan ka na ng receipt na yan, babalik ka ulit dun sa nag-assess sa'yo. Yung sa first window na pinuntahan mo, babalik ka ulit sa kanya, ipapakita mo yung resibo na nakapagbayad ka na. Tapos, parang kukunin nila yung number, isulat nila dun sa application, sa mga transaction na ginawa sa'yo. So, pagka okay na yung dun, i-advise ka na nila na ang pagkuha ng title, 10 working days. So, hindi ibig sabihin na pagbayad mo, kuha mo kagad yung title. Hindi, 10 working days. Tapos, kapag kukunin mo na pala yung title nyo,
hindi pwede na parang mag-walk-in ka lang, kukunin mo yung title. Tatawag ka muna sa office nila kasi bibigyan ka nila ng parang number. Tatawag ka muna kung available na yung title mo, tapos sasabihin mo kung ano yung day na kukunin mo. So, hindi pwede yung walk-in lang, yung parang pipick upin ko na lang anytime. Hindi pwede yung ganun. Kailangan nakaschedule lahat ng transaction. Medyo mahigpit na kasi ngayon ang Pag-ibig kasi nga parang siguro dahil sa pandemic, so limited na yung mga tao sa loob. So, lahat ng transaction, nakaschedule. Yun lang naman yung ano, yun lang yung ganun lang kadali magbayad ng full payment sa Pag-ibig. Ang bilis pati ng transaction pa rin ng Pag-ibig. Grabe talaga, ang ganda talaga ng process dyan sa Pag-ibig. Yung palang loyalty card nila, hindi sila nagtatransact sa main office, sa mga branches lang. Kaya pala sa branch, ang haba ng pila. Actually, nung pagpunta namin, dumaan muna kami sa may ano, sa may Commonwealth branch ng Pag-ibig. Ang haba ng pila, ang aga talaga. Wala, mga 6 o'clock pa lang, nandun na kami. Ang haba na ng pila sa St. Peter yon banda, kung familiar kayo sa area na yan. Ang haba na ng pila hanggang St. Peter na. Tapos, buti, nagtanong ako dun sa guard na kung pag halimbawa ba magbabayad ka ng PDC, pwede doon. Yun, hindi daw pwede. Dapat daw sa main. Kaya, yun, pumunta kami ni Papa sa main office. Maaga pa naman, nakarating din kami kagad. Mga 7:20, nandun na kami sa ano, sa Mandaluyong. Mabilis lang din naman yung ano, mabilis lang din yung biyahe. So, yun, kaya mas maraming tao sa branch dahil dun sa loyalty card. Tapos, sa main office, hindi sila nagtatransact ng ganun. Kaya hindi masyadong matao. Ayan, thank you mga mommies. I hope meron kayong natutunan dun sa shinare ko. Ayan, thank you for watching. God bless.